Magandang araw mga tol, breaking news muna tayo tungkol dito sa mga nangyayaring laban. Kahapon binalita ko agad matapos maaresto si Tang Davis dahil sa domestic violence. Kahapon lang nangyari ang paghuli kay Davis mga tol, pero ngayon ayon sa mga bagong report, nakalaya agad si Tang Davis matapos magbayad ng $1,000. Isang tapal lang ng dolyar sa muka tapos ang usapan sa kaso. Nagpaliwanag naman agad si Davis tungkol sa nangyari sa kanya kung bakit inaresto ng pulis. Ayon sa post ni Davis mga tol, nagkaroon lang daw ng away sa ina ng anak niya. Hindi naman daw niya sinaktan, hindi naman daw siya hayop para saktan ang anak niyang babae at ina. Away lang daw ito na normal na nangyayari sa buhay, pero ang problema tumawag sa 911 ang babae. At ito ang sinasabi, "Please help me, I need help. I'm trying to go home. I have a baby in the car and attack me. He's going to kill me." Ito pala ang dahilan kaya naaresto si Tang Davis. Paliwanag ni Davis, hindi daw lahat ng nangyayari ay totoo. Gusto lang daw siya pagkaperahan kaya nangyayari ito sa kanya. Hindi naman daw siya mapanakit mga tol, kaya gusto ni Davis na linisin ang pangalan niya tungkol sa kasong domestic violence. Sa ngayon layan agad si Davis dahil nagbayad ng $1,000. Ito ang sinasabi ko kahapon mga tol na bayad lang ang katapat sa pag-aresto kay Tang Davis. Kung may pera madali lang naman makalusot lalo na kung magan lang ang kaso at kayang depensahan. Katulad lang yan sa mga kaso dati ni Floyd Mayweather, pera lang ang katapat. Ibig sabihin mga tol, balik ensayo ulit si Tang Davis para ipagpatuloy ang paghahanda laban kay Hector Garcia sa January 7. Kailangan lang may panalo ni Davis ang laban kontra Hector Garcia para matuloy ang bakbakan kontra Ryan Garcia. Ito ang pinakaabangan ng maraming fans dahil malaking laban ito ng dalawang undefeated na mainit sa media. Mas mainit pa siguro ang magiging laban mga tol kung impresibo ang panalo ni Davis kontra Hector Garcia, lalo na kung matapos agad sa knockout. Sa ibang banda naman, kung usapang knockout lang ang topic, mainit ngayon ang nangyari kay Mel Pajardo versus Thai Boxer. Mapapanood ito sa live ng Highland Boxing Promotion. Si Mel Pajardo ay may kartadang 10 wins, 9 KOs, may isang talo. Ang Thai Boxer naman, 7 wins, 7 knockout, may 3 talo. Dumayo ang ating kababayan sa Thailand. Maraming Pinoy ang napalaban doon pero itong si Mel Pajardo ang nakaagaw ng atensyon. Dahil sa round 1 pa lang mga tol, full gas ang inabot ng Thai Boxer. Ganito po ang nangyari kaya mabilis na tamaan ng solid itong Thai Boxer. Baka marami na naman ang nagsasabi na tiyamba. Unang ring pa lang ng bell, bumato agad ng double jab si Pardo. Isang magandang simula para makita kung ano ang reaksyon ng kalaban. Mapapansin ang depensang pinakita ng Thai Boxer. Jab pa lang ni Pardo, binaba agad ng Thai Boxer ang kanan at tinaas naman ang kaliwa. Ibig sabihin pag ganyan kaluwag ang depensa, kayang pasukin ng hook sa panga. Kaya walang sinayang na oras itong si Pardo. Matapos bumitaw ng double jab, biglang umabante para bumitaw naman ng left hook sa panga. Kaya pasok sa panga ang suntok ni Pardo dahil mababa ang depensa ng Thailander. Samahan pa ng lakas ng suntok ni Pardo, naalog pa ang ulo ng Thai Boxer matapos bumagsak sa lona. Kaya hindi na ito nakabangon. Ngayon bibilangin naman natin ang oras. Makikita sa timer mga tol, 2 minutes and 55 seconds matapos lumapag sa lona ang katawan ng Thai Boxer. Ibig sabihin tama lang ang 5 second knockout agad ang kalaban. Pero hindi po unang suntok ang tumama dahil nag-set up muna ng double jab si Pardo. Ngayon usap-usapan naman na mas mabilis daw ito kumpara sa knockout victory ni Zolani Tete kontra Gonya taong 2017. Kaya fact checks muna tayo mga tol. Mapapanood naman kay Zolani Tete, ito ang unang suntok dahil walang ibang binitawan si Tete kundi isang right hook lang na direkta sa panga. Pagring pa lang ng bell sa unang round, umikot agad si Tete at bumitaw ng right hook kaya bagsak agad si Gonya. Tignan natin ang oras, 2 minutes and 53 seconds matapos bumagsak sa lona ng katawan ni Gonya. Ibig sabihin mga tol, 7 second ang tinagal. Pero kumakalat sa media na 11 second. Yung 11 second na yan matapos bilangan na ng referee. Kaya kumpirmado po na mas mabilis ang knockout victory ni Pajardo kumpara kay Tete. Ang kaibahan lang mga tol, may titulong nakataya kay Zolani Tete dahil dedepensahan niya ang WBO bantamweight belt. Kaya hawak pa rin ni Tete ang fastest knockout sa isang world championship na laban. Pero kung knockout lang ang usapan, syempre, mas mabilis ang kababayan natin na si Mel Pajardo. Samantala, bago tayo magtapos mga tol, kung naghanap ka ng tayan sa boxing, mag-message ka lang sa pinned comment para ma-register ka ng admin. Maraming salamat po.